Good day mga boss! Ayan, yung mga gamit natin, balat-talat pa. Hindi pa tayo nakakalipat. Yung bike ko, hindi ko na nagamit. So, yun po, may nagtanong po sa atin kung paano mag-test ng map sensor ng Sentra natin. Kaya lang, itong nandito ngayon ay Exalta. So, ito yung ituturo ko sa inyo, Nissan Sentra Exalta. Yung nagtatanong eh, Nissan Sentra ECCS V13. Wala tayo ditong ECCS ngayon. Iba yung wiring nun, iba yung diagram niya. So, ito, kalimitan ko sa Sentra natin, itong Exalta, yung V14, tatlo lang yung wires niya. Ayan. Check po natin. Ang kailangan lang po natin na tool ay multimeter. So, i-check po natin. Ito po ang kailangan natin, multimeter. Digital yung bilhin nyo para mas madali. I-test muna natin yung constant supply ng voltahe. Tapos, kung meron siyang ground, yung number 2. So, ito po tandaan nyo to. Ito, ilagay natin na 1. Yung signal wire papuntang ECM, yung gitna, yung number 2 ground niya, yung pangatlo constant supply ng voltahe niya, ito pangatlo. So ite-test muna natin kung merong voltahe na pumapasok, tapos kung may ground, saka natin i-test yung signal wire niya papuntang ECM. So i-check po natin, patayin muna natin ang makina. Ang una po nating ite-test ay yung supply ng voltahe. I-set po natin itong multimeter natin dito sa 20 volts. Kasi 12 volts lang po ito. Kagamitan ng mga sasakyan natin ay 12 volts lang ang gamit. So, set natin sa 20 volts. Tapos, since mag-check po tayo ng voltage supply, lagay natin itong black dito sa negative terminal ng battery. Tapos, lagay natin yung sasakyan natin sa accessories. Yan, para mag-function yung mga electrical niya. Yan. So, susi natin accessories. Yan, huwag natin i-start, huwag natin i-crank. Sakto lang na umilaw yung mga gauges niya dun sa dash. Yan. So, naka-accessories na siya. Ngayon, pwede na po natin i-check itong supply. So again, yung black terminal po, itong black, lagay natin sa negative terminal ng battery. Tapos, ito po. Ayan. Ito sa 20 volts. Natin. Tapos, i-check po natin to. Bunutin natin tong socket nito. Nitong map sensor. Ayan. Tapos, check po natin kung merong supply. Ayan, meron siyang 12 volts. So, okay siya. Ayan po. Ngayon, pag wala pong supply yan, pag walang pumapasok na supply doon, ibig sabihin po, hindi yung map sensor nyo ang sira. Kailangan nyo hanapin itong ang dahilan bakit walang supply dito. So maaring dito sa socket or maaring itong wiring, kailangan nyo yun i-check, baka may putol na linya. So next po, lagay naman natin tong pula dito sa positive lead ng positive terminal ng battery. Itong black naman lalagay naman natin para ma-check natin yung ground nya kung meron bang binabato, kung meron bang ground to. So yan, dapat meron din lalabas na voltahe dyan. Yan. Yan, yung gitna po yan, ito. Ito po. So, tandaan nyo na po yung bigyan nyo ng numbering 1, 2, 3. 3 yung sa constant sa supply ng voltahe. 2, yung gitna. Yan yung sa ground. At itong 1, ito yung signal papuntang ECM. Itong 1, yun ang wire. Kung ito po, wala rin voltaheng pumapasok dito, wala rin itong sa ground, hindi po ibig sabihin agad isira yung map sensor nyo nun.
maaaring yung wiring nyo po ay may putol, yan, o kaya yung dito sa socket may tanggal na, may doon sa loob. I-check nyo lang po yan, yung wire na yan, same po sa constant voltage supply wire nya. Yan po, ganun lang ang gagawin nyo. Pag-check naman ng signal wire nitong MAP sensor, dapat umaandar yung engine. So balik muna natin at i-check natin kung may binabato ba ang MAP sensor papunang ECM. Ang pag-check po nito, 20 volts pa rin. Tapos itong black lagay natin sa negative terminal ng battery ulit. Tapos check natin kung may voltaheng pumapasok doon sa signal wire ng MAP sensor papuntang ECM o ECU. So kailangan po, pag test natin yan, pag start natin ng makina, ng sasakyan natin, i-pry lang natin yung wire dito. Yan, ganyan. Ayan. Pry natin. Tapos, makikita natin may movement yung voltahe na pumapasok, taas baba. Kung naka-idle siya, meron konting fluctuate o basta may pasok siya ng kuryente at voltahe, tapos magpa-fluctuate siya konti, o yun, basta gumagalaw-galaw siya, ibig sabihin nun nagpa-function yung MAP sensor nyo. So ang gagawin natin yan para i-check yun ay i-check natin tong throttle. I-re-rev natin habang naka-fry to, i-re-rev natin throttle cable, i-re-rev natin yung engine para makita natin kung gumagalaw. Kailangan gumagalaw-galaw yung ano, tumataas pag rinev natin, dapat tataas din yung pasok ng voltahe, yung reading niya. Tapos pag binitawan natin, dahan-dahan bababa o bababa siya, babalik sa dati. Yun, para matest natin yung kung nagpa-function ba yung MAP sensor. So subukan natin. Start muna natin ang engine. So yan, nakastart na po ang engine. Medyo may palya to, nasira ang TPS kasi nito. Hinihintay pa yung pyesa. So, para lang ma-test natin. Ayan. Ayan po, may reading siya. 1 volt. Ayan. Tumataas siya, gumagalaw. So, functioning po ang MAP sensor. Ayan. So, i-re-rev po natin ngayon. Gumagalaw po siya. Tapos bababa ulit siya. So yun, ibig sabihin po niyan, functioning po ang MAP sensor. Ayan. Functioning po ang MAP sensor. Ayan, gumabalik siya. So ganun lang po ang pagtetest ng MAP sensor kung working o hindi. Sakayin po muna natin engine. Naglolo ko ang TPS nito. For the sake lang ng pag-aaral natin, pinabik muna natin. So yun lang po, tandaan nyo lang po itong wire na to. Ito yung signal wire, yung number 1. Nissan Sentra Exalta po to, ha. Ito yung signal wire, papuntang ECM. Ito yung negative ground. So ito yung positive wire, o yung constant supply ng voltage. Dito dumadaan sa number 3 wire. So ganun din po dito, pagka walang nababasa to, walang pumapasok na voltahe, ibig sabihin po itong wire nyo papuntang ECM, itong signal wire papuntang ECM, kailangan nyo munang i-check yan bago nyo sisihin itong MAP sensor mismo. So kailangan nyo i-check to hanggang dun sa ECU, yung wire na yan baka putol o may corrosion. So yun lang po naman yan. So yun po, pagka chinect nyo na po at gumagana naman, nakita nyo naman paano mag-check dito sa multimeter, nakita nyo naman kung tumataas baba siya, gumagalaw, ibig sabihin po nun functioning itong MAP sensor ninyo. Isang ano lang po, kadalasan may nagme-message sa akin, nagtatanong minsan hanggang wala pang 3000 RPM pag nire-rev nila. Pag ganun po kadalasan, ang issue po nun ay MAP sensor, i-check nyo lang po, baka yung socket niya naglulus lang, baka naglulus lang yung socket. Kaya po, linisan nyo lang ng car cleaner or MAP sensor cleaner yung hot wire nito sa loob. Linisin nyo lang po, baklasin nyo to, tapos bugahan nyo lang po ng car cleaner or ng MAP sensor cleaner. Itong MAP sensor niya. Tapos i-check nyo ulit.
kadalasan yun lang naman po yung nagiging issue niyan. Hindi naman po ibig sabihin agad eh, sira na ang map sensor. Ganun din po sa Series 3, sa B14. Ganun din po yung ano ng map sensor, baka linis lang din. Doon kasi makikita nyo na agad kung putol yung hot wires niya eh. Maninipis lang kasi yon. So pag lilinisin nyo din yun, iingatan nyo din, baka mamaya eh maputol. Pag naputol yun, sira na yun. So kadalasan dumudumi lang yun, tsaka yung nasa socket lang yun. So yun po, maraming maraming salamat po. Pakishare po yung page natin at yung mga videos na nakakatulong sa inyo. Share lang po tayo ng share. At maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Like and follow po yung page natin at yung sa YouTube channel po natin na Nav Customs din. Maraming maraming salamat po. God bless Nav Customs.